Eto si Aisel. Kasi napansin ko kanina na pag kumapang may hawig ka kay Aisel. O, uli din, Aisel. Paano may hawig ka kay Janine? Kaya mo si Janine? Yes, po. Janine Desiderio? Ay, sorry! Janine Marek! Janine Gutierrez! Yan! Dalawang beses po tayo. Marami pa nagsasabi sa'yo may hawig ka sa kanya. Nagbibiro man. Opo, madami po. Actually, nakita ko po yung lola niya. Si Miss Perita Corrales. Ay, yung manola niya? Opo. Sa airport, linapitan niya po ako. And then, she said, "You look like my apo." And naka-chat ko rin po siya sa Instagram. Sabi niya na, magkamukha daw po kami. Tsaka gano'n. Pero sa tingin mo, advantage pa rin sa'yo o disadvantage sa may hawig ka sa kanya? Somehow, advantage po yun kasi maganda siya, talented, mabait. Pero may pagka-disadvantage din po kasi mahirap din yung makompare ka sa kanya. And gusto ko rin po na may sarili akong identity. Nagmo-model ka ba? As of now, hindi pa po. Pero endorsements po. As of tomorrow, pwede. Pwede, eto, pwede na. As of Macheberry. Yun. Kung pinag-alabtim ka na pala, ikaw na lang ulit. Kung papipili ka dyan sa grupo, sinong gusto maging kalabtim? Kasi di ba madaling sumikat pag may kalabtim? Lalayo pa ba? Ay, katabi. Lalayo pa pa. Ayan, si Anthony. Ay, si Anthony. At kayo pa, Pares? Hindi naman. Ay, hindi naman. Siguro po yung mga ka-age ko na lang. Yung malapit na age. May tatanong ako, Mistress, ha? Tanong ako sa akin. Kasi parang pamilihan sa akin ito eh, si Vargas. Di ba auntie ka? Yes. Oo. Oh. So mabuhit naman magandang naging decision mo dito ka lumipat. Mas mabibigyan ka ng chance dito. Salamat po. So bakit nawala ka sa showbiz ng matagal? 2015 po yun. At 2015 po, nag-decide po ako, kinausap ko si Viva, na gusto ko po muna mag-focus sa studies and gusto ko po mag-grow and i-improve yun sa sarili ko. So after 2 years, sabi ko gusto ko mag-ABS-CBN. And then 2017, natupad naman po. Nung upon moving here po dito sa ABS-CBN, pinalitan po ni Mr. M na Glenn Vargas. So, yung dating Arkin Del Rosario, naging Glenn Vargas na po. But I'm really grateful po dun sa previous management ko. Kaya ako napunta dito, mga trainings and mga experiences. Sobrang grateful ako. And kay Mr. M din, happy ako. Nagpapasalamat ako sa trust nila, sa opportunity na to po. Mistress, ang galing yan umarte. Sa makakaroon ka ng seri dito. Opo. Good luck, ha? Well, hopefully po. Yes. Kung makakaroon ka ng seri dito. Huwag mo na bawiin. I-claim mo na. Yes. Dito, maalaga ko yung sigurado yan. Salamat po. Good luck sa inyong lahat. Ito ang ganda, oh. Parang may hawit ka kay, ano? Tanongin mo. Yan. May tanong ka ba sa kanya? So, saan ka na lumabas? Sa ili po. Okay. Ang ganda mo, in fairness eh. Pwede ka beauty queen? Gusto mo maging beauty queen? Kung mahal. Ayaw nga. Sorry, kaya ko ganyan ang malaki. Thank you, Miss Tess. Thank you. Thank you so much, Romel. Okay, next question. Next question. Mami Jo, pansay. Okay. Mami Jo, teacher. Hello po, for each of you siguro. Para lahat naman maririnig namin yung boses. In your launch today as so the 2019 Star Magic Circle, what do you think? What kind of magic do you have? Pang beauty queen. Pinupisahan mo daw kasi sa beauty queen question. Ginugtungan ni Mami Jo. Anong magic meron kayo to get your star to shine? Do we want to hear from everybody, Mami yes. Jo? Okay, so let's start with maybe Anthony. Can start off? Para sa akin po kasi, work hard lang po talaga. Tuloy-tuloy mo lang po. Kasi yung magic po, hindi po mangyayari yan kapag hindi nyo po tinatrabaho yun, diba? So, para sa akin, yung mga opportunities po, i-take nyo lang po na i-take more doses and stuff. Yun po, para po, nasa sa inyo rin po yung success nun, yung tinatawag nating magic. Ako naman po, I'm a very persevering person. Hardworking and may mga talent po ako na ayun na di-discover ko and lagi din po akong handa to everything and to learn more. I'm a really passionate person.
ako po yung magic ko, syempre yung nag-tradition, di ba? Madaya. Hardworking po talaga ako. Of course, I always have to keep my feet on the ground. And punong-punong po ako ng pagmamahal sa kaibigan and pamilya. And I'll do anything to be the best person I can be. Parang yeah. Ako naman po siguro, tama yun, hard work din, number one sa akin. Right mindset, saka continuous learning, no matter what gano'ng kagaling yung performance mo sa previous project mo, keep on learning, workshops, training, and be humble. Tapos, add values to other people. Yun, yun po. So, naalala ko po kasi sabi ko ni Mr. M yung magic po. Ano, addition ay parang pagsasama-sama yan ng hard work, ng pagkisama, at pagkukuha ng lahat ng opportunity na bibigay sa'yo. So, ayun po yung gagawin ko po. Yung sinabi po ng The Man with the Eye na gagawin ko po lahat para rin po mapasaya lahat ng mga people that's around me po. And ayun nga po.